succeed to see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. Attorney Ed Tolentino at magandang gabi sa lahat ng mga nanonood sa atin. Napakasayang araw para sa Philippine Boxing. Former World Bantamweight Champion Marlon Tapales is now a two-division champion, at hindi lang two-division champion, he is now a unified Super Bantamweight World Champion. Attorney, nagustuhan ko yung performance ni Marlon. Not perfect, nevertheless, to me, a very impressive performance. Attorney Ed, your initial thoughts regarding the fight? Well, unang-una, parang ang tumama sa Lotto jackpot itong si Marlon Tapales. Ano? Talk about hitting two birds with one stone. In this case po, mga kaibigan, dalawang titulo sa isang bigwas ang nakuha ni Marlon Tapales. Ano? Alam mo, very close yung laban na ito. At JM, ano, I thought it could have gone either way. Pwedeng panalo si Tapales, pwedeng panalo yung Akhmadaliev, pwedeng draw. Ano? Pero kahit papano, sabi nga natin, nakahinga tayo ng maluwag sapagkat ibinigay ng dalawang hurado, at least klarado, ano, 115-113 para kay Tapales ang labang ito. Ang naging crucial sa labang ito, mga kaibigan, ay ito. Hindi nakita natin yung gangho, yung puro offensive conscious na Tapales. Okay? And that was good. That was good. Ah, siyempre, sabi ni iba, parang hindi naging exciting yung laban, parang medyo iba yung style ni Tapales, pero yun ang kailangan. Yes. Sapagkat magaling po itong si Akhmadaliev. He, in fact, came into this fight as the boxer. Siya yung thinking boxer, supposedly, yung pong defending champion. But he was outwitted. Ah, yes. He was outsmarted by Marlon Tapales. So para sa akin, ang labang ito, naging maaga ang simula ni Tapales. He got off to a great start. Itong si Akhmadaliev, alam natin, mahigit 10 buwan, 10 months na walang laban. At di lamang yan, he was coming off an injured left hand. Yung mismong power punch niya, kaliwete po itong Uzbekistan na ito, no? So nakita mo, medyo hesitant siyang bumitaw. Aalanganin, rusty, may tama yung kaliwang kamay, coming off an injury. So kahit papano, si Tapales nakapag-build up ng lamang, in my opinion. I thought he got 7 rounds at least in my scorecard, ano? So nakita natin, hindi ganun ka-aggressive, maingat si Tapales sapagkat yes, magaling po na counter-puncher yung Akhmadaliev. Kaya nga Akhmadaliev pag akbang susugod ka na, doon ka na idadalihin. Kaya Akhmadaliev, doon kita dadalihin. Ang galing kumounter po nito. At maganda ang jab nito. Pero na-out jab siya ni Tapales. Hindi pumapasok ng bara-bara si Tapales. May double, triple jab na ginamit si Tapales. And that was a crucial weapon in my opinion. Ano? So nakita natin, ang ganda ng arangkada, by the second half, humabol itong si Akhmadaliev. At medyo ninervous tayo kasi hindi natin alam kung kakayanin ng stamina ni Tapales sapagkat ang bigat ng pressure na ipinakita nung Uzbekistan. But he was able to hold on. He was able to hear the final bell. It was a hard-earned win, and congratulations dito kay Marlon Tapales. Sabi ko nga, the crucial here is that hindi niya pinakita yung dating Tapales.
Mm-mm. Ipinakita niya ang bagong Tapales. Yes. A little less exciting, pero effective in this fight. He outsmarted the thinker that was supposed to be Akhmadaliev. Mm-hmm. Alam mo, Tor, you know, before this fight, sinabi naman natin that Marlon Tapales is going into this as a live underdog. And isa sa mga sinabi ko rin dito, attorney, is that he cannot afford to look for a knockout. Just throw that thinking out of the window. And nung nakita ko, nung umpisa pa lang, first three rounds na, okay, ang ganda nung mga bitaw na jab ni Tapales, tulad nga na sabi mo, two, three, na ano, hindi pa isa-isa na jab eh. Unlike yung kay Akhmadaliev, kaya nababasa siya ni Marlon, babato siya ng jab, ba isa-isa eh, di ba? Yung Tapales, dalawa, tatlo, and more than that, hindi lang sa dalawa, tatlo, he goes to the head and he goes to the body. So yung Tapales, yung Akhmadaliev, hindi niya alam. Tapales never allowed him to find his tempo, never allowed him to find his rhythm. Kasi sa jab pa lang, you know, Marlon Tapales worked behind that jab all night. Now, of course, sinabi mo, merong dito sinasabing injury sa kaliwang kamay ni Akhmadaliev. And of course, that's what he said previous to this fight, and that's why the fight has been postponed, you know, a few times. Yes. But more than the injury, don't you think it has something to do, of course, din dun sa naging game plan din ni Marlon? Kasi, you know, this is the first time I've seen him to work so good, so well behind that jab. And I would put them as his best performance to date, attorney. Alam mo, tama ka doon, JM, ano? Sa aking pananaw, palagay ko, mismong si Akhmadaliev ay nabigla sa naging estilo ni Tapales sa labang ito. Siguro, ang inaasahan ni Akhmadaliev, susugurin ako nito eh. Alam niya, matagal akong inactive, alam niya na coming off an injury ako, at alam natin ang style ni Tapales. Talaga may gulpi de gulat ito. Talaga malakas po ito, agresibo po ito eh. Yes. Palagay ko si Akhmadaliev, nagulat. Teka, eh bakit parang style dito eh? Parang kinokopya yung style ko. Parang ganun eh. Naging counter-puncher, naging jabber. Ano? So, maring nabigla itong si Akhmadaliev, but sinabi niya, hindi, siguro sige, ibigay ko muna yung ilang rounds sa kanya at yan ang may babalik sa dating gawin niya. Mm-hmm. In fact, there were moments in the second half of the fight na around round 9, bumuboxing na si Akhmadaliev and trying to goat, trying to bait Tapales to come in so that he can counter. Hindi kumakagat yung Tapales. Ano? At sabi nga natin, nabigla si Akhmadaliev at miski tayo nabigla sa naging estilo ni Tapales at na-maintain niya ito throughout the fight. Yung paisa nakakabigla eh. Alam mo, may mga pagkakataon na hindi, baka sumabay na ito, babalik ito sa dating old habits niya at mahuhuli siya ni Akhmadaliev. There were moments, pero kahit pa paano, bumabalik siya. Nire-establish niya yung kanyang double, triple left jab. Ano? At nakita mo si Akhmadaliev, minsan may ugali ito na magbabobbin weave, medyo bababa. To gain leverage kasi malakas din yung kanyang left hook at saka right hook eh. Anong gagawin ni Tapales? Sisingitan ng maiksing uppercut sa ilalim. Nagkakaroon ng balance issues si Akhmadaliev, cannot even plant his feet well because of those uppercuts thrown by Marlon Tapales. So, nabigla, hindi ito ang Tapales na inaasahan ni Akhmadaliev. Yes. Hindi niya inakala na itong Tapales na ito will come out boxing, jabbing, even doing his version of the shoulder roll to block his left hook. Yes. Oh, nakita niyo, minsan tumatalbog lang yung left hook. Ano? So nabigla po. Oo, tama ka. So nabigla si Akhmadaliev, palagay ko dito sa labang ito. At kaya nakita mo naman in the last 2-3 rounds, talagang binago na niya ang style niya. Ah, wala, hindi na magbabago itong si Tapales. Hindi makikipagsabay ito. Ako na kailangan sumugod. Talaga sumugod siya. But that was too late the rally, in my opinion. Effective, pero too late. Dapat mas maaga pa. Masyado siyang maraming rounds na pinakawalan, in my opinion. And Tapales, bagamat hindi ganun kalakas sa suntok nga, dahil nga he was jabbing, he was landing scoring punches. So nagpile up yun sa scorecards ng mga hurado. Alam mo, attorney, when we think about Marlon Tapales, we always think about his offensive arsenal, no? Kaya nga before this fight, sabi ko, napakadaling sabihin, ngunit napakahirap gawin na for the 12 rounds, you try to avoid his punches. Kasi, guys, huwag na tayo magbiruan. May trigger itong si Marlon Tapales. He's been down several times in his career, no? Even the first time he became a world champion kay Pungluang Sorsingyu, he was also dropped in that fight. But nevertheless, this is the kind of man who never loses
you know, the courage, never loses his heart. He gets up every time and then, you know, wins the fight. And then this time, nilabas niya yung ibang arsenal ng laro niya. Yeah. Andun, alam naman natin na may tulis yung jab ni Marlon eh. Di ba, nakita natin, may diin ng suntok nito, may bilis. You know, attorney, sabi ko nga before the fight, di ba, I feel like he is the better skilled fighter between the two. People were baffled when I said that. Now, you know, pinatunayan mo ni Marlon Tapales yung sinabi ko. Kasi, di ba, outwork, outwitted naman talaga yung Akhmadaliev. Now, the first six rounds, attorney, we'll go to the scorecards later, no? Yes, but yes. The first six rounds, I had it 5-1 eh, for Marlon. I think it was not until round 4 or round 5, I forgot which exactly, that I gave around to Akhmadaliev. Oh, yung round 4, medyo tumama si Akhmadaliev doon. Medyo, yeah, that might be, medyo nakaramdam ng konti si Tapales. I think round 4. Yes. Yes. I think it was not until the round 4. But anyway, first six rounds, I had it 5-1 for Akhmadaliev. So, I guess the question here, attorney, ano bang naging mali sa approach ni Akhmadaliev when you are getting beat to the jab, when you're getting outwork, you know, what went wrong for him and when do you think he should have adjusted sana, given na nung first half of the fight, talagang dun pa lang, alam naman nila siguro eh, that they were losing at least the first half. Oo, sabi nga natin, slow start itong si Akhmadaliev. Pero alam mo, kasi naging potent weapon eh, yung jab ni Tapales. So, maaaring may mga okasyon na gusto nang pumasok ni Akhmadaliev kasi napapansin niya, medyo naghahabol na nga ako sa scorecard. Pero yung atake niya, eh talagang literally natatapalan noong jab ni Tapales. Ano? At saka sabi nga natin, two-fisted yung bata natin eh. Ah, two-fisted eh. Ah, talagang yung kanyang jab, nahihirapan si Akhmadaliev doon kasi nasanay si Akhmadaliev na akong jumajab eh. Yes, ako. Nag-i-establish ng jab sa mga laban ko eh. Nakita mo naman yung laban niya kay Ronnie Rios, how he established the jab. Yes. So ako ang nag-i-establish, pero dito baligtad. Sabi ko nga, si Akhmadaliev naging Tapales. Nabaligtad ang sitwasyon. Si Akhmadaliev, ang kinakailangang laruin ang laro ni Tapales. Mm-mm. And he's not used to it. He's not used to it. Kasi alam mong background dito, talagang extensive amateur eh. Talagang boxer, counter puncher eh. Nahirapan siya. Nahirapan siya. And I thought he could have gambled more. I thought he could have let go more yung kanyang kaliwa. I don't know kung talagang anong estado ng kanyang kaliwa. I remember it was broken in the fight against Rios, caused the postponement of this fight. I don't know kung anong kondisyon. Pero yung kanyang hesitancy to throw leather, to throw, to pick up his offense, even in the early rounds. Parang tingin ko, ano nangyari dito? Parang takot siyang ma-injured ulit. O sabi ko nga, inihintay muna niyang magkamali si Tapales. Kasi iniisip niya, babalik at babalik ito sa dating estilo na bigla na lang akong susugurin at tatamaan ko lang to, manggigigil to. Eh kahit nga pagdating ng mga round number 9, bumuboxing na si Akhmadaliev eh, parang trying to goat itong si Tapales to come in. Hindi kumakagat si Tapales eh. Ah? So talagang ganun yung disiplina ni Tapales, yung kanyang decision to stick to his fight plan. Nakikita mo nandun. Hindi siya mag-deviate. Nakita niya epektibo eh. So kahit na si Miss Universe ang nasa harap niya and binibait siya na halika makipag-date ka na sa akin, hindi rin pa rin siya kakagat. Ganun kabilis. Ganun ka-stick to the fight plan itong si Tapales, ano, sa aking pananaw. Kaya hindi na malaman ni Akhmadaliev anong gagawin ko. O, kaya nakita mo, last two rounds, sige, ako na nga susugod. Ako na ang papasok. But that is too late. That is too late. He gave away so many rounds, in my opinion. Yun ang kanyang pagkakamali. He waited too long for Tapales to go back to his old ways, for Tapales to commit his usual mistakes na hindi naman natin nakita masyado. May mga question nakita natin, pero hindi ganoon kadami. He was not that reckless in this fight. He was a disciplined fighter in this fight. We may be longing for the old Tapales dahil action-packed fighter yun eh. Mala Stallone yun eh, parang Rambo eh. Parang pumapasok talaga eh. Pero this time around, he was a thinking fighter. Yes, parang nakita mo yung kung nanood kayo ng Rocky Balboa, nung tinuruan
ni nung paano magboxing si Rocky, parang ganoon na nangyari. Para natuto siya magboxing eh. Ang galing ng execution, ang galing ng pagkaka figure out nila dito kay Akhmadaliev. Mm-hmm. Alam mo, Atty, no, this fight made me realize kung gaano ka-underrated yung fight IQ, yung disiplina nung Marlon Tapales, no? Yes. Actually, there were instances in that fight na sa totoo lang, medyo kinakabahan na ako. Sabi ko kasi, yes. Okay. Kasi, nagiging kumpiyansa na si Tapales. Minsan, binababa yung kamay, binibilatan si ano, nginangangahan si Akhmadaliev. Sabi ko, okay, you're winning that fight, but I thought there were flashes na baka maging kaki ito. Baka mahuli this way, no? Pero hindi eh. He never let off. And, you know, kudos to Marlon Tapales for having the discipline, the fight IQ to carry that game plan until the very end. Except Atty, if I may just say, I felt like he took the round off nung 10. Yes, parang yes, nagpahinga yes. siya doon. I think he was reserving his gas para sa 11th and 12th round. And on the 12th round, yung corner ni Tapales made him take a risk. Kasi sabi sa kanya nung corner, bigyan mo ng isa, naghahanap mo ng isang magandang suntok na, you know, a telling blow na maybe could catch the eye of the judges. Which, at least for me, nung point na yon, you know, I think unnecessary risk kasi I felt like, you know, sa scorecard ko lang naman, ay panalo na itong Marlon Tapales. Yeah. So, that to me looked unnecessary and because of that, I think they gave away the 12th and final round. Nevertheless, you know, we got this decision, split decision. By the way, so, at one point, what point of the fight do you think na dapat nag-adjust na itong si ano, si Akhmadaliev? Well, para sa akin, kasi yung first six rounds, ano, yung first six rounds, sabi mo, parang kita pala sa halos eh. At dapat doon pa lang. Actually, pinipilit naman niya eh. Pinipilit naman ni Akhmadaliev eh. But the problem is, binigyan niya ng kumpiyansa si Tapales. So, mahirap na kasi pagdating ng second half, iba na yung level ng kumpiyansa ni Tapales eh. Parang kuha na ni Tapales yung numero ni Akhmadaliev eh. That's the problem. You do not give your opponent a chance na mag-blossom yung kumpiyansa. You're the champion. Dapat palang, early rounds palang, i-establish mo na, ako ang defending champion, ako masusunod sa labang ito. Eh, pinagbigyan mo yung challenger mo eh. Hinayaan mo makaporma, mag-gain ng confidence eh. So, yan, iba na. Iba na ang figura. You're now forced to rally. Dapat baligtad. Dapat ikaw ang champion, ikaw ang nag-establish ng iyong reputasyon at hinayaan mo yung challenger ang humabol. Ano? Although may mga sitwasyon na medyo sumasadsad sa lubid si Tapales, medyo ninenervyos tayo. Sumasadsad sa lubid. Ano? Pero, ang tingin ko dito, dapat second half pa lang, after the sixth round, although ginawa naman ni Akhmadaliev, pero sabi ko nga, may urgency na eh. May urgency na eh. So, iba yung in-establish mo agad, informa mo in the early rounds, hindi yung second half na talagang napipilitan ka na. Kailangan mag-deviate ka na, ikaw na magpumilit. Di sana ikaw na lang nagko-coast kung early rounds pa lang, in-establish mo na agad ang iyong reputasyon. Hindi nagawa ni Akhmadaliev yun. Dahil nga sabi natin, palagay ko siya mismo na bigla, ibang Tapales yung nasa harap niya. Hindi yung inaasahan nila. Hindi yung nakita nila sa mga dating videos. Yes, that is actually correct, Atty. Now, I've mentioned earlier that, you know, it was nevertheless an impressive performance. But, far from perfect, ano? So, yes, of course, yes, nanalo tayo ngayong araw, masaya tayo. Pero hihimayin din natin, guys. We take, you know, we try to look at all angles and, you know, we see the strengths and weaknesses na pinakita ng ating kababayan and, of course, yung kanyang kalaban. One of the criticisms here, Atty., sa naging performance, of course, ni Marlon Tapales ay hindi raw bumabato ng kaliwa. Halos hindi raw bumabato ng power punch. What do you think is the reason behind that, Atty.? Alam mo, I am really surprised also, ano? Kasi there were instances na akala ko na i-set up muna ng jab mo eh, hindi ba? Ang ganda na nung delivery nung right jab mo, dapat sumusunod na yung kaliwa.
Remember, pareho po silang kaliwete dito sa labang ito. Kapwa South po, so medyo nagkakaala nga nung po talaga yung dalawang yan. Ano? Pareho kaliwete. Pero I really thought, I agree with you, JM, we wanted to see more of the left. Uh-huh. We wanted, masyado naging cautious din si Tapales sa tingin ko eh. Ingat din eh. Kasi malakas din po yung right hook nung Akhmadaliev. Uh-huh. Ha? Akhmadaliev is a southpaw but he owns a very good right hook. And palagay ko, siguro naramdaman din ni Tapales, but we would have wanted to see more left hands because na-set up na eh. Nandun na yung kanan eh. Uh-huh. Ang ganda na ng pato eh. Palagay ko kung bumitaw siya na mas maraming kaliwa of that jab, palagay ko hindi masyado didikit nung ganun eh. He could have earned more of the respect ni Akhmadaliev. Baka lalong natamimi si Akhmadaliev eh. Ano? Mm-hmm. Pero medyo naging maingat siya on that mm-hmm. end. I really don't know. I hope the left hand is okay. I hope there is no problem with that left hand of Tapales. But he could have thrown it a lot more. Eh, kaya lang siyempre, sabi ko nga, he was boxing na eh. He was mm-hmm. boxing na. Nasana na sa jab-jab. Nakita niya yung jab niya pumapasok, umi-score naman. But that left would have been the perfect icing on the cake. Mm-hmm. Ano? Nandun na mm-hmm. eh. Setup na yan. Really, mm-hmm. I'm as confused as you are, befuddled mm-hmm. as you are, why there were few left hands. Lalo na alam natin ang style ni Tapales, talagang high octane po eh. Ang opensa mm-hmm. ng batang ito eh. Talagang uulanin ka eh. Kahit nasa kasagsagan ng init, mm-hmm. uulanin ka ng mga suntok mm-hmm. nitong mm-hmm. si Tapales. So, mm-hmm. tingin ko naging maingat sila. Mm-hmm. Tingin ko naging maingat kasi baka masingitan ng right hook. Malakas po yung right hook ng Akhmadaliev eh. Mm-hmm. Hindi rin lang malaman if Akhmadaliev is just playing possum. Hindi nila alam mm-hmm. na baka ano lang ito, baka mabagal lang ang simula, baka playing possum will open up, ano? But we could have wanted to see more left hands sapagkat that's the power punch. Yes. That's the payday punch, ano? If you're a southpaw, that's the payday punch. Mm-hmm. So, yun lang, yun. Tama ka doon. At saka syempre, sabi nga natin, yung mga later rounds, nasabi nga natin na medyo nagkakaroon mm-hmm. ng konting showboating, medyo nagkakaroon ng puwang sa depensa, nasisingitan na siya noon. Buti na lang, patapos na yung laban. Sabi ko, mm-hmm. buti na lang, patapos na. Sumisingit na yung Akhmadaliev, pumapasok mm-hmm. na eh. Ano? So, ninervous din tayo doon, ano? Yung pagsadsad niya sa lubid. I thought that would have been avoided. Ano? Pero mm-hmm. like I said, a win is a win and we'll take it. Mm-hmm. Yes, that is correct. Speaking of having power in both hands, Atty, to be fair, yung Marlon, may diin din yung kanang suntok eh. Yes. Nakita mo kaya lakas ng jab. Oo, lakas ng jab. He can also throw that right hook with bad intentions. He has that right uppercut too. Kaya sa tingin ko, hindi kahit pa paano, hindi rin talaga siya mapapasok ng Akhmadaliev eh. You know, Akhmadaliev has to think how to get past the jab, and when he gets there, nag-aabang yung left straight, di ba? Naglalabang yung uppercut nung Marlon Tapales. So it wasn't easy for him kasi, you know, even though Marlon Tapales threw less than the usual ng kanyang mga power shots, each time na binabato niya yon, calculated naman, tumatama. Actually, Atty, napansin mo yung ginagawa kanina nung Tapales. Di ba, babato ng isang kaliwa, tatama, sabay aalis eh. Ganun yung ginagawa niya eh, di ba? Isang lalaroin niya and then lateral, alis. So pupuntos that way. Do you think that Marlon Tapales got a little too comfortable behind his jab that, you know, he kind of risked, you know, and maybe he didn't want to risk? Kasi alam natin, the more he throws power punches, of course, he will be, you know, open for the taking din na magkakaroon ng butas yung kanyang depensa. So, safe to say he got comfortable and played it safe na lang, Atty? Your explanation, JM, is the most logical explanation that can be arrived at sa naging sitwasyon ni Tapales. Alam niyo po, magaling kumounter yung Akhmadaliev. Kaya si Tapales, he does not want to stay in that counter-punching range for so long. Yan ang dahilan. Kasi kapag nag-jumajab siya, okay, isang kaliwa, atras na ako. Kasi may counter po yung Akhmadaliev. He didn't want to stay in the pocket. Ayaw niyang maipit. Mm-hmm. Kasi doon sa matatamaan ng mga counter punches ni Akhmadaliev. Mm-hmm. So I thought he got so comfortable with his new style, with his boxing approach, na okay na to.
ano, eh, siguro sa rematch na lang tayo mag-take ng eksperimento. Mm-hmm. But since I'm bidding for the world title for the first time dito sa division na ito after that failed interim shot at the IBF crown, so next time na, wag muna ako mag-eksperimento. Kasi masyadong delikado yung Akhmadaliev eh. Delikado rin po. So in a way, nirespeto din niya si MJ Akhmadaliev. May respeto rin po, malaki rin po ang respeto na ipinakita ni Tapales dito kay Akhmadaliev. He played it safe because that is the only fight style that will somehow keep him away from the counter-punching range of Akhmadaliev. So tama yung sinabi mo, he got too comfortable in that style, but that was also a safety approach. Yun din po ang ikangay diskarte ng Team Tapales. Ito ang pinaka-safe na style dito kay Akhmadaliev. Sapagkat if you stayed in front of him, remember the mistake that Rios did, stayed in front, nadali siya ng mga counter shots ni Akhmadaliev. Pero dito, distance siya, amigo, ang naging estilo ni Tapales after, of course, those good jabs and uppercuts. Yes, and speaking of respect, attorney, no? Actually, pareho nilang nakuha yung respeto ng isa't isa. Eh. Yes. Akhmadaliev had too much respect for Marlon Tapales in the first half, kaya natambakan siya. And Tapales also showing a lot of respect sa alam naman nating mabigat na kamay nitong Akhmadaliev, 'di ba? Yeah. He was kind of hesitant to throw his power shots. Alam naman natin na itong Tapales bukod sa may bilis, may diin talaga yung suntok. Now, that's one criticism down, and another criticism na nakikita ng mga tao dito was that Marlon Tapales slowed down naman daw, attorney, towards the towards the end of the fight. Do you feel like that was the case? And do you share the same observation with me na noong round 10, he really took that round off in preparation for round 11 and 12? Yes. Ano, pero you have to understand, mga kaibigan, yung pong mga triple jabs, masyadong maraming enerhiya na pinakawalan si Tapales sa labang ito. There might have been less offense. Eh, sabihin niyo, paano naman po mapapagod? Hindi po ba mas konti naman ang suntok niya? Opo, mas konti po ang suntok niya ngayon. Pero magalaw siya. Magalaw siya. Hindi siya stationary. He was jabbing, he was moving, he was seeking refuge along the ropes, at nagso-shoulder roll siya. Marami rin po siyang ibang aspeto na kung saan nag-expend siya ng enerhiya. And there was really a possibility that he could, in fact, sabi ko nga, ayun ang problema eh. When you switch into boxing mode and you're a brawler, a slugger like Tapales, ang isipin natin, pagdating sa second half, wala na yan. Wala na yan. Oh, di ba? Ganyan nga. Palagay ko yun, sinasabi ng mga team Akhmadaliev, okay, you let him box, he's gonna tire out because that's not him. He's gonna tire out. In fact, if I were Akhmadaliev, I would have invested a little on the body of Tapales. Dahil kung nakita niya yung history ni Tapales, medyo umiyando rin sa bodega. Sana pinupos niya dahil magaling na body puncher yung Akhmadaliev eh. Ang problema, hindi nga siya mga forma. Yuyuko siya, titira sa bodega, eh sinusungkit siya ng mga uppercut ni Tapales eh. Napapalundag siya eh. Napapagalong siya eh. Napapaangat siya because of the uppercuts. Ano? So, we thought it came to a point na alam ni Tapales, okay, siguro nakakaramdam na rin ako ng pagod dahil hindi naman itong style ko, magalaw ako, panay ang jab ko, triple jab, I have to move. So maaaring hindi ako masyado sumusuntok, pero ang dami pa rin enerhiya ang nawawala, ang dami pa rin yung fuel tank ko na didrain pa din. That's why he had to spread his energy. At naka-build up naman ako ng lamang. Yan ang maganda eh. Naka-build up siya ng lamang, first six rounds. So meron akong na-invest. So kahit pa paano ibigay ko ng konti yung iba to preserve myself for the last round, in a way that's a very good strategy. It's a risky strategy, pero kesa naman i-drain mo ng todo ang fuel tank mo, ay mas lalo ka naman delikado doon. Sapagkat yung laban na yon, at that point, alam natin, di-distansya na ito. Di-distansya na. At parang ang nakakatakot pa, parang in the last two rounds, mas lumalakas pa yung Akhmadaliev kesa kay Tapales. Medyo ninenervous tayo doon. Parang lumalakas yung Akhmadaliev, parang si Tapales na nagpe-paid. Pero the thing is, nakapag-invest na siya.
nakapag-impok na ako ng lamang eh. So kahit pa paano, eh sige, bigay ko na yung a few rounds para naman kahit pa paano eh strong ako in the final round dahil para maging maganda ang aking finishing, ang aking final touch, ano. So yes, I thought he had to do it. He was forced to do it because I thought in a way fatigue was setting in because of the style that he used. Naging boxer mode ka, naging counter puncher mode ka, eh alam natin, slugger ka, pressure fighter ka, nabaligtad, you used a lot of energy, but it's a good thing he was able to, ika nga, nakapag-impok ng malaking lamang. Mm-hmm. Actually, attorney, no, one of the things that impressed me too, other than yung sa fight IQ, yung jab, the way Marlon Tapales stuck to the game plan until the very end of the fight, actually was his defense. Diba? He was able to utilize that shoulder roll, which he doesn't get to utilize a lot because, you know, he usually fights an orthodox fighter. Ito, nagamit niya kasi kaliwete rin yung kalaban. Yeah. And boy, Marlon Tapales made it look so easy avoiding those shots. I mean, makikita mo, minsan, may mga suntok yung Akhmadaliev, tatlo, apat, talagang sasalagin, iilagan lang ni ano. Yes, dito lang. Oo, tapos hindi siya tatama. And then, Akhmadaliev himself will stop punching. I think it also got into his head na, ano ba to? Because if we talk about Marlon Tapales, that you usually, okay, I know that he has the skills. Kasi matagal ko na sinusubaybayan to, attorney. So alam ko, andyan yung skillset niya. Kaya nga sabi ko, going into this fight, kailangan niyang kalimutan na yung knockout. Diba? Yeah. Huwag mo nang habulin yon, try to avoid getting hit. Ayun exactly yung sinabi ko. Now, alam natin yung Tapales, may history nga po ito ng bumabagsak. Okay? Yes. Against a puncher like Akhmadaliev. Oh. My God, he was able to avoid those 3-4 combination. Yeah. He made it look so easy. Actually, attorney, ito ah, kung hindi niya iiwasan, a lot of those punches either landed sa braso, sa elbow, or sa gloves. You know, so ako talaga, attorney, if I may just say, if we are going to look at isang criteria ng judging is yung effective aggression, hindi mo maibibigay kay ano eh, kay MJ eh. Di ba? Yes. Kasi even though siya masipag sumuntok, at the same time, Marlon Tapales, you know, made him miss a lot. And there were some instances in that fight na I felt like, you know, MJ himself, Akma himself, got discouraged. Parang, ano ba to? Diba meron pa instances, attorney? Yes. Diba, nasa lubid, babato, tatlo, apat, iilagan nung Tapales. So, may makita mo, hinto yung Akmadaliev, then he will just, you know, go back and then the fight will resume in the center of the ring. Which was, I thought, very wrong for Akhmadaliev to do. Kasi, you know, when you go to the center of the ring, the benefit of that goes to the speedier fighter, the faster fighter. And every time nasa gitna sila ng ring, hindi rin siya lalong mahuli-huli. Hindi niya lalong mahuli-huli yung Marlon Tapales. So how big of a factor was that defense of Marlon Tapales? And how do you think it played, attorney, sa scorecard? Knowing, di ba? Again, para sa po sa mga hindi nakakaalam, four criteria of judging, clean punches landed, effective aggression, ring generalship, and fourth defense. Okay? Ayan po yung apat. Okay? Hindi po yan basta opinion lang. Meron pong tinitingnan na nakaritira dyan. Okay? Yes. So, how effective, how big of that yung defense sa naging laban na ito, and how do you think it affected yung scoring ng judges, attorney? Malaking bagay yun, ano, para sa akin. Kaya binanggit ko rin po kanina sa aking analisiya, yung improvise, yung version ni Tapales ng kanyang shoulder roll. Alam mo, maraming aspeto yan. Tama ka. Una, it frustrated Akhmadaliev. Kasi nabablock eh, yung kanyang kaliwa eh, yun ang kanyang potent weapon, the left hook, the left straight. Pero hindi niya mailandlan kasi nga yung kanang balikat ni Tapales ay talagang tinatapalan siya. Wala talaga, tapal talaga eh. Ano? Pero merong isa pa yan na angulo. Remember mga kaibigan, si Akhmadaliev was hesitant to throw the left kasi nga nabali ito eh doon sa kanyang huling laban kay Rios. So, syempre medyo maingat siya. Ngayon, pag nakikita niya, bibitawan ko yung kaliwa, kikibit yung balikat, yung elbow ni Tapales, baka doon tumama, baka ma-injure yung kaliwa ko.
mas malaking disgrasya ang abutin ko. Ah, yan siguro yung naisip ni Akhmadaliev. Hindi ako makatama na malinis. Eh, pag tumama sa elbow to, sa balikat, eh baka mamaya bali na naman to. Ah, madisgrasya na naman ang kalo. Ano? So, ang daming pumapasok sa utak nitong si Akhmadaliev. Ano? Hindi na na-anticipate yan. Yung ganyang klaseng depensa. In fact, he never expected Tapales to show any defense in the first place. Ha? Ang inakala niya dito kay Tapales, eh, ito ay naniniwala sa credo na the best defense is the best offense. Yun ang akala niya. So, nakita po natin, that is a very effective shoulder roll used by Tapales. And I think the judges saw that. Why? Because, again, you go back to defense and the other criteria, clean punching. Clean punching. The shoulder roll of Tapales prevented Akhmadaliev from landing clean punches. So, demerit yun. So, yung depensa, na-appreciate ng mga judges, demerit naman kay Akhmadaliev sapagkat hindi siya makatama ng malinis. Yes. Oh, nakita niyo po, kung ako ay mag-i-score ng ganun, oh, ganun ko i-score niyan. Ano, sapagkat hindi ka makatama ng malinis, eh, itong si Tapales, yung jab, kahit na hindi naman talaga power punch, malinis ang tama. Yes, malinis correct. Ang tama. Oh, umi-score po yun. Yun ang sinasabi natin. Now, yun ang value ng depensa na nakita natin. It prevented Akhmadaliev from landing clean shots. Okay? It muted yung kanyang left hook. It gave doubts sa kanya na I might re-injure my hand or etc. Iniisip niya, eh, wala, hindi ko ma-penetrate eh. Hindi ko mapasok. Ano? He tried the right hand. Eh, syempre, kahit pang malakas din yung right hook niya, eh, alam naman Tapales, yung kaliwa mo ang pinakamalakas eh. Ano? So, iyan po ang aspeto. Kaya nakita mo, Tapales turned out to be a very tough puzzle to solve para kay Akhmadaliev. Hindi niya inasahan. Was na baffled. Para bagang, oo, akala niya madali lang to eh. Akala niya siguro din, malamang to, easy puzzle lang. Eh, para palang Da Vinci Code yung nasa harap niya. Nabigla ako doon. Sabi niya, eh, para palang Da Vinci Code to eh. Eh, akala ko, madali lang na puzzle ito eh. Ano? Oh, eh, yun, ang nangyari. Oh. So, maganda. Literally, that's how the judges would have appreciated if I were, of course, one of the judges. Ganun ko makikita yun. Ano? So, yan po ang kahalagahan ng depensa rin sa paggamit ng depensa sa boxing. At yan po yung nakakatulong din. Whether you may not believe it, but it also counts sa criteria sa scoring. Attorney, segunda ko lang ha. Kasi sabi mo, hindi niya inakala na magiging Da Vinci Code. Puzzle pala itong si Tapales. Eh, you know, ako, in-expect ko, kaya naman mag-box ni Tapales. Sabi ko, nandun yung skillset. Kasi, again, pinapanood ko na to. Kaya nga nagulat yung mga tao nung sinabi ko na, I think he's the better skilled fighter. So, together with the fans, did Murodjon Akhmadaliev underestimated Marlon Tapales? Hindi mawawala yan. Hindi mawawala. Hindi po mawawala yan. Kasi una-una, going into this fight, halos around 5-3 favorite itong si Akhmadaliev. At alam naman niya natin si Akhmadaliev, kahit na sabihin 11 fights lang siya as a professional, eh, ang ganda ng record ko eh. Almost 300 victories, only 20 losses as an amateur boxer. Olympian ako. Ha? Olympian ako. World amateur veteran. Ha? At saka maaaring ang iniisip na ni Akhmadaliev, teka muna, papunta na ako. Ihintayin ko na kung sino mananalo kay Inoue at saka kay Fulton. Oh, nakalimutan niya, oy boss, may Tapales pa. Huwag mo muna isipin yun. Sabi siguro ni Marlon, oy boss. Eh, ang iniisip na ni Akhmadaliev is the dream fight against the winner of Fulton and Inoue. Nakalimutan niya, may nightmare pa na kailangan niyang asikasuhin itong si Tapales. We cannot discount that. We cannot discount that. Sapagkat alam natin, huge underdog si Tapales sa labang ito. Kaya nga sinabi nila, early candidate for upset of the year, itong labang ito. Sapagkat magaling po talaga yung Akhmadaliev. Kaya lang, sabi nga natin, that's what happens. He was supposed to be just a banana peel itong si Tapales para kay Akhmadaliev. You're just supposed to be a banana peel. Oo nga, banana peel nga, inadulas ka.
Oh. Nadulas ka. Uh-huh. Yun ang problema doon. Nadulas ka. Hindi natin pwedeng isang tabi yan. Uh-huh. Hindi natin pwedeng isang tabi yan. Of course, there were people saying, pwede naman, it's the reverse. Uh-huh. It could have been maaring takot siya talaga kay Tapales sapagkat iwas po siya nga noon eh. Ang tagal na natin dapat naglaban eh. Dapat nga, 2021 pa tayo naglaban eh. Parang tinataguan mo ko eh. Ang dami mong excuses eh. Sabi ng Team Tapales, ano? Pero right now, tingin ko, it's more of, palagay ko na underestimate. In fact, I honestly believe that they did not expect that Tapales can actually box at for almost 12 rounds. Yes. Hindi nila inakala that this guy, they were expecting, sabi ko nga, di ba, ang ini-expect nila yung parang slugger na Rocky Balboa. Hindi, nakita nila yung boxer na version ng Rocky Balboa. Mm-hmm. Ano, yun ang nakita nila. So, it's a whole new surprise para kay Akhmadaliev. Something that they did not anticipate, in my opinion. Mm-hmm. And again, ikaklarify lang po natin sa mga nanonood. Ha? Yung sinasabing supposedly banana peel lang itong si Marlon Tapales, ito ay sa mata ng maraming fans at ng odds makers. Ha? Kasi we've always been clear kami ni Atty. Ed na even though we acknowledge that Marlon Tapales was an underdog in this fight, we also stressed many times over na siya ay live underdog in this fight. Yes. Meaning, kaya niyang sumilat, kaya niyang maipanalo ang laban na ito. Sumatotal, Atty., ang dating, in-underestimate ng fans, ng odds makers, si Marlon, pati na nung Akhmadaliev. Kasi, Atty., he didn't look like he had a game plan. Plan B going to this fight. Perhaps they thought that they are going to see the old Marlon Tapales. And, you know, when he started boxing in the first 6 rounds, you will see the look in Akhmadaliev's face and ang kanyang corner, parang okay, parang what the hell is going on, di ba? Parang hindi rin nila in-expect na merong ganong galing yung Marlon Tapales. Kung nanood sila ng sparring sessions bago nung laban na yon, eh, buti na lang, di sila nakakaintindi ng Tagalog, malamang nalaman nila na merong ibang dala itong Marlon Tapales na hindi nila nabasa. Now, Atty., I want to go to the scorecards. Okay? Alright. 115-113 twice for Marlon Tapales. 118-110 for Akhmadaliev. Okay? First of all, can we just get this, you know, out of our chest? 118-110 for MJ, for Murodjon, that was just pure, straight BS, okay? There's no justification in the world that could actually explain that scorecard, okay? I do not agree with that. And so 115-113, I have no problem with it. Even though ako lang ha, personally, Atty., basing on my scorecards, kung naging 116-112 Tapales pa, I wouldn't complain either, but I wouldn't complain sa 115-113. Guys, iisipin po natin ang, again, gusto ko tong, lagi ko tong ina-explain kasi Atty., you go to the professional judging criteria. Clean punches landed. That's number one. Kapag hindi nyo makita doon, you go to effective aggression. Ito kasi nakita ko, Atty., no? Effective aggression, guys, umaatake ka, tumatama ka, may nangyayari. Okay? Yeah, so sa ginagawa ni Akhmadaliev kanina, even though he was being aggressive, but he wasn't landing. Sabi nga namin na Tony kanina, kung hindi iwasan, yung mga suntok na tama sa braso, sa siko, o sa gloves, you cannot score effective aggression for Murodjon. So that criteria, yung even though ang effective aggression, you would have still to give it for Marlon Tapales. Number three is ring generalship. I think they were pretty even naman dun. And number four is defense. And I think that you would have to give naman kay Tapales. So number one, you know, one and two, I would have to give that kay ano na eh, Marlon Tapales eh. Kasi, ang dami na, sobrang outwork eh. Yung jab, Atty., he really did wonders behind that jab. And that jab was a puzzle that Akhmadaliev was unable to solve to the 12th and final round. But, sabi mo nga, Atty., kanina, it could have gone either way. What made you say that the scorecards were close, that if Murodjon won, would you have rereklamo ka ba? Or if it was a draw or whatnot, what would be your reaction? And of course, your scorecard mo, Atty.
Ako around 115-113 eh. Yun din ang aking kartada. Although ang kinatatakutan ko dito kasi, baka may magbigay ng draw eh. Baka may magbigay ng draw. At alam po natin sa isang draw, bagamat officially pag sinabi mong draw, tabla, eh mareretain lang ang status ko. Ibig sabihin, kapag draw, kung sino yung kampyon, kampyon pa rin. Kung sino yung challenger, challenger pa din. So technically, kahit na tabla yan, in reality, ang nanalo si Akhmadaliev because I was able to retain the title. Akin pa rin ang titulo, ano? So, yun ang kinatatakutan ko doon eh. Kasi alam mo yung 115, okay, isak eh, Tapales. Eh, paano ko yung isa? Nag-iba. Naku, eh, di baligtad na. Iba na ang sitwasyon. Ano? Lalo na yung 118, 110 na yun. Kalokohan yun. Ano? Lumalabas, parang dalawang rounds lang nakuha ni Tapales. Ano? So, ewan ko, kung sino yung hurado yun. Sabi ko nga, ito yung sinasabi ko na mabuti pang si Stevie Wonder ang judge. Mas fair pa. Ano? Eh, kasi, yan, mga ganyan. Ano? Oo, pero ninervous tayo din doon. May nervous po tayo doon. Kasi, in fact, in a way, may mga fans na nag-boo doon sa arena. No? They thought that Akhmadaliev won the fight. Promoter Eddie Hearn thought that Akhmadaliev won the fight. Pero it was that close na para sa akin, had the Palace won, wala rin dapat naging reklamo. Sapagkat hindi rin naman nagawa ni Akhmadaliev ang gusto niya eh. Naunahan siya eh. Whether he likes to admit it or not, naunahan siya. Okay? Now, amid the controversy sa tingin ng marami, eh madali naman ayusin niya. Pwede naman silang magharap ulit eh. Ah, pwede naman mag-rematch yan eh. Madali naman yan. Pero syempre, iba muna ang priority ni Tapales. Hindi muna ang immediate rematch kontra kay Akhmadaliev. It was really a close fight. Oo, oo. It was really a close fight. Close fight talaga. It could have gone either way. I'm just so happy it went our way. Yes, yes. You know, alam mo, Atty, lagi nating sinasabi, no? It's the end result that matters. Yeah. You know, it's the end result that matters. 115, 113 twice for Tapales. Alam mo, Atty, nung sinabi 118, 110, sabi ko sa sarili ko, ay, kay Akhmadaliev yan. I mean, come on. Oh. Who else would benefit from that kind of scorecard? Yeah. Who the hell are we kidding, di ba? So, nung una in-announce 115, 113, Tapales, 118, 110, sabi ko na kagad sarili ko, pucha, ano siguro to, Akhmadaliev? Akhmadaliev nga, di ba? I don't know what fight that judge was watching. But anyway, what's important is always the end result, no? The end result. You know, I think it should have been a unanimous decision. We got a split. Who cares? At this point, at the end of the day, at the end of the day, yung end result naman, kung yung tamang fighter ang nanalo, okay na tayo doon. Wala na tayong reklamo doon. Hindi na tayo aalma doon, 'di ba? Same way with the Keith Thurman and Manny Pacquiao. I mean, come on. How was that a split decision, Atty, 'di ba? No, naglaban sila, that was what, 2019. That was a clear-cut unanimous decision for Manny Pacquiao, and yet Manny Pacquiao got a split decision, eh hindi na tayo uiyak doon. At the end of the day, the right fighter won, and that's what matters the most. Now, I agree. Moving forward, Atty, ayoko na muna puntahan si Akhmadaliev. I think this was a life-changing, a career-changing win for Marlon Tapales. Alam natin ang posibilidad kung sino ang susunod. And that could be the winner of Stephen Fulton versus Inoue na na-postpone. By the way, na mangyayari na sa July. Tapales being you know, ang agent nito, tumutulong sana si MP Promotions President Sean Gibbons. Yeah. If I'm not mistaken, si Stephen Fulton, ang agent niya si Sean Gibbons. I think Stephen Fulton has a good chance of pulling off an upset against Inoue kung manalo siya sa Japan, which of course is, you know, still the underdog. A lot of people are still counting him out. I think an undisputed matchup between the two would be so easy to make given ang kanilang mga taong nasa likod ng team na ito. Or, it could be Inoue too. Di ba, Atty? What's in store for Marlon Tapales? Anong nakikita mo sa future niya? Well, unang-una, sinabi nga po natin, mga kaibigan, talagang parang tumama sa Lotto jackpot itong si Tapales. Dalawang belts po ang kanyang nakuha, WBA and IBF, Junior Featherweight Titles. For only the third time
in Philippine boxing history, meron po tayong unified champion. Ah, kasi remember, dating unified champion din, si Brian Villoria. Yes. And then si Nonito Donaire Jr. Yes. And now we have Marlon Tapales. Yes. Apat po ang ating titulo, mga kaibigan. Kung nakuha mo ang dalawa o tatlo, unified ka na. Pag nakuha mo ang all four, ay undisputed ka na. So what are we looking at? We are looking at Marlon Tapales becoming the first Filipino to become undisputed champion in the four belt era of boxing. Ah, and he could do it in the most limited number of fights. He only needs two. Ano? Mm-hmm. Two lang. Ang problema, mabigat po yung pangalawa. Oo. Mga kaibigan, mabigat po. Ano? Stephen Fulton versus Naoya Inoue. It will give him not only a chance at history, JM, but it will guarantee him right at this very moment a career payday. Okay? Yes. Career payday. Malaki po ang kanyang titibayin dito. Dito ka sa labang ito, ano? Of course, whether it is Fulton, whether it is Inoue, mabigat po yan. Mabigat po na laban. Okay? Mabigat na laban yan. Talagang wow. It's a whole new ika nga'y training approach again. Sapagkat kapwa po magaling. Ang tingin ng marami right now, ang cream of the crop at 122 pounds ay ang Amerikanong si Stephen Fulton. Because he has a little bit of everything eh. Okay? Galaw, bilis, the ring generalship, ibang klase po yung Fulton. Mabilis po talaga. Yes. So, tingnan natin. Ano? Dahil, who knows? Ano? We never expected Tapales to go this far. Eh, sa totoo lang, outside siya eh. On the outside, looking in lang. And now, he is at the very, very position to get a shot. Ano? At the pot of gold. Sabi nga natin. Ano? Yung sinasabi natin, wow! Ano? Sino magkakala? Because he happens to be at the right place at the right time. Yes. So, right now, all point to Tapales waiting for the winner of Fulton and Inoue this coming July 25. In fact, like sabi ng team Tapales, ata, no? That they will be at ringside for that fight. Yes. They want to watch it. Yes. They want to watch it. And I think tama lang naman, ano? Panoorin nyo, sa pag-aralan nyo. Yes. Because magandang laban yan, ano? Eh, pero kung mucho dinero lang, eh, guaranteed na yan. Now, as to whether or not he can get that elusive, the last two belts remaining, that's a whole new conversation dito sa sparring sessions. Medyo. Konsultin ulit natin yung Da Vinci Code. Yeah, I mean, look, attorney, Marlon Tapales, let's all be honest here. Nung natalo to nung 2019 kay Iwasa, we thought that this guy was done. Yeah, yung career revival ni Marlon Tapales, yung kanyang resurgence, the way he was put in this position. And ngayon, yung isang paa niya nasa pinto na for undisputed. Huwag kayong magkatama ni napakahirap na laban na ito. Napakahirap. Kung makuha niya yung undisputed matchup na yun, napakahirap na laban. Kahit sino manalo dun sa dalawa na yun, napakahirap na laban. And ako kasi attorney, as you know, guys, triangle theories don't apply in boxing. Stylistically speaking, if I may just share, I think Stephen Fulton has a better chance of beating Inoue, pero not, you know, not Tapales. But I think Tapales has a better chance of beating Stephen Fulton and not Inoue. Yeah. I think Inoue beats Marlon Tapales. So, you know, again, triangle theories don't apply in boxing. And boy, that's this one, again, is a career-changing win. A career-high payday awaits Marlon Tapales pag makuha niya yung winner between the unified matchup between Naoya Inoue versus Stephen Fulton sa July. Career high payday if it's going to be Stephen Fulton. But attorney, kung si Naoya Inoue yon, mas malaki. Okay? Ayo. Sigurado. Mas malaki. Mas malaki. Mas malaking pera ang nag-aabang kay
Marlon Tapales. Alam mo, sa sobrang laki ng kikitain ni Marlon Tapales, kapag si Inoue na kalaban niya, eh, lahat ng butas ng bubong doon ng kapitbahay niya, siya natatapal. Ah, siya nasasagot sa gastos. He's sa laki ng kikitain niya. He's settled for life. He is settled for life if he gets that fight against Inoue. Yes. Ang laki. Tama ka. Kung si Inoue mananalo, my God, ang lupit niyan. Because remember, sa history po ng mga undisputed champions sa boxing, yung pong 4 belts ay nakuha, mga kaibigan, iisang Oceano pa lang ang member niyan. Mm-hmm. Si Naoya Inoue. Inoue, yes. Okay? Tapales could end up becoming the second Asian boxer to become undisputed champion in the 4 belt era. How lucky can you get? Sana magtuloy-tuloy ang swerte ni Tapales. Ano? He has gone this far and there is no reason for him to give up to pursue his dreams further because nobody even expected him to go this far. Eh, tuloy-tuloy na natin. Mangangarap ka rin lang, eh, mangarap ka na ng malaki. Dream big, sabi ko nga. Yes. Eh, kung ganun lang din, syempre, siguro, kung career high payday, life-changing payday, eh, siguro, ang panalangin ngayon ng Team Tapales, naku, Naoya Inoue, sana manalo ka. No, but again, ano ko dyan eh, attorney, medyo 50-50 ako dyan eh. Kasi pag nanalo si Inoue, I think Inoue beats him and I think he has a better chance with Fulton. But I think Fulton has a better chance of, again, beating Inoue. So, napakaganda. Napakaganda. We count 2 months and then we'll see what's next for Marlon Tapales. Guys, sa may mga tanong po sa amin ni Atty ngayong gabi, now is the time. Ilagay nyo na po yan sa comment section. We'll go ahead and take a quick break and then we'll answer your questions. Yes. Sparring partners, bago tayo magpatuloy, gusto ko lamang magpasalamat sa world's leading sports betting website, 1xBet, sa pag-sponsor ng video na ito. Register now using my promo code SPARRING and get up to 7,000 bonus on your first deposit. Place your bets on 1xBet. Okay, Atty, for the first question of the night, galing kay Ronces AB Fight Club. Okay, sabi niya, if di maikasa agad laban sa winner ng Inoue Fulton, better ba lumaban si Tapales against sa WBA or IBF 126 pounds champ? Since win or lose, retain niya 122 title. Pwede pa sa Inoue Fulton winner? It is not a good move para kay Tapales. Right now, ang pinakamagandang move kay Tapales is stay put. Stay put. Mabilis lang yung July 25. Okay? Nakapwesto na ako. Huwag ka munang gumalaw. Huwag ka munang gumalaw sapagkat nakaumang ka na eh sa winner ng Fulton at saka kay Inoue. Huwag ka nang umakyat sa 126. No need. Kahit na let's say matalo ka doon, yes, you can always come back as champion, pero kung matatalo ka doon, eh kahit pa paano, magkakaroon ng dent sa iyong marketability. Tama na yung ganitong sitwasyon. Yes. In fact, there is no need for him to go up. Okay, sapagkat nandito eh. Nandito ang pot of gold dito sa division na ito. Maghintay lang siya sapagkat yan eh nalalapit na, in my opinion. So, no need for him to move up. Yes, I would have to agree with Attorney Ed. I mean, I don't think, looking at Marlon Tapales' frame right now, I don't think he's fit for featherweight. I don't think he's made for that. And yun nga, kung ang thinking natin dyan ay aakyat siya sa 126, na parang ang mindset is, eh, kahit matalo ko, unified champion pa rin ako sa 122. Guys, this is boxing that we're talking about. And the ugly part about boxing is, kapag natalo ka dito, ay akala mo nakapatay ka ng tao, 'di ba? Your stock takes a hit and we do not want a Marlon Tapales' stock to take a hit, okay? Yes. So I agree with Attorney Ed Tolentino, stay put ka. Dito ka na lang muna sa ano, sa 122 pound division. See how the other fight in July plays out and then negotiate. 'Di ba? Yes. Negotiate after that. It doesn't make any sense to look for any move right now. And I think, guys, wag na tayo magbiroan dito. I think Team Tapales and the teams on the other side of the aisle, ni Naoya Inoue at ni Stephen Fulton, lahat din naman yun yung undisputed matchup ang tinitingnan ngayon. Do you think they're thinking about any other fight? They're also thinking about a unification with Marlon Tapales. So, you know, it doesn't make any sense
for Marlon Tapales to go up or fight anyone else, look for someone else right now. Tama. Sabi ni Johnny Rojago, sa pagkapanal ni Tapales, ang next niya makakalaban ang manal sa Inuevers Fulton. Kung kayo po mamimili, sino mas gusto niyong makalaban sa dalawang boxer na yan? Very good question. Thank you, Johnny. That's a very good question. Alam mo, kung pera-pera, mas maganda kung Inoue mananalo. Okay? Kasi, yun ang magbibigay ng malaking pera. Dahil aminin na natin, even si Fulton, kaya niya kinuha si Inoue, bumaba pa nga siya ng timbang eh. Dahil alam niya, mas kikita sa kay Inoue. Hindi ba dapat aakitan ng timbang si Stephen Fulton? 126 na yun eh. Bumalik siya sa 122 nung nakita niya na, ay, nandito pala si Inoue. Ay, nandito ang pera, dito ako. Oh. So, kung mananalo si Inoue, well and good. Well and good, ano? Pero, kung mananalo yung Fulton, malaki pa rin naman nakikitain niya. At sabi nga namin ni JM, may posibilidad na tatalunin niya yung Fulton. Unang-una, yung Fulton, most likely, makakatikim niyang kay Inoue. Let's say manalo si Fulton, ultimate high. That's the perfect venue para mag-launch ng ambush itong si Marlon Tapales. Kasi coming off at all-time high itong Fulton, nabugbog ng konti kay Inoue, ayun ang magandang ambush yun ni Tapales. Ano? Pero sabi ko nga, mas maganda kung yung Inoue, ang mas maganda kung si Tapales ang unang makakadali kay Inoue. Mm-hmm. Can you imagine that? Kung siya ang unang makakatalo kay Inoue? Boy, yes. Ang lupit. Mm-hmm. Johnny, kasi ito it really depends. Ano bang gusto ni Marlon Tapales ngayon sa kanyang career? Does he want to keep on winning or is he looking for that mega payday? Again, don't get me wrong. Either Stephen Fulton or Murodjon Akhmad or Naoya Inoue would be his biggest payday to date. Yeah. Pero mas malaki kung sa si Naoya Inoue, no? I think Marlon Tapales has a better chance of beating Fulton than he has a good chance beating Naoya Inoue. Yeah. Okay? But at the same time, again, ulitin ko sinabi ko kanina, wala po kasing triangle theory sa boxing . Wala, hindi nag-a-apply sa boxing 'yan, okay? Yeah. So, hindi natin pwedeng sabihin na next na ang Tapales at Inoue kasi I really feel that Stephen Fulton can pull off an upset against sa Naoya Inoue. And if he pulls off that upset, I think Marlon Tapales has a pretty good chance of defeating Stephen Fulton. So, nasa kanila po. Again, you know, at this point, wala naman tayong magagawa kundi maghintay sa mangyayari. There's just so many possibilities. Either way, okay, let's just put it this way. Ito sigurado, not sigurado, but, you know, malamang. Kapag manalo si Fulton, he has a good chance of beating Fulton. But if it's going to be in a way, mega payday, he is settled for life. Okay? So either way, 'di ba? Marlon Tapales is a grand winner in this position right now. Maganda ang pagkakapwesto ngayon ni Marlon Tapales. He is at the best position he's been in his professional career. Bakit ba ganito? Okay. Hindi ko alam, attorney, kung babasa. Ano ba to? Okay. Magkakita naman ibang tanong nila Hindi kasi ito, attorney. Hindi ko, okay. General Casimiro, inggit na inggit ngayon kay Marlon Tapales. Anong opinion nyo, host? Ano to? Well, siguro. Hindi talaga mga Pilipino si Casimiro. Ayaw suportahan. Okay. Hindi ko alam kung ano. Sige, ikaw muna, attorney. Hindi ko alam ba. Why are we talking? Okay. Sige. Alam mo, pabalik na rin naman si General Casimiro He is already headed back to that title hunt. Ano? Sabi nga natin, dapat siya nakauna kay Inoue kung hindi nagka-problema sa kanyang paghawak sa WBO bantamweight title. Ano? But he's on his way back. In fact, he has a scheduled fight. Hindi ba? Meron siyang naka-schedule na laban. And eventually, he will become a player dito sa 122 pounds, in my opinion. Lamang nga, sabi nga natin, naging mas maganda ang paghawak doon kay Tapales Kaya nauna si Tapales yan din po sinasabi natin na importante din yung meron kang magandang handler. Ano? Na importante
na may connect yung iyong mga handlers. O naunahan siya talaga ni Tapales, whether we like it or not. But like we said, hindi pa huli kay General Casimiro to play his cards right. And he has a fight scheduled. He has to win impressively. Ano? Eventually, he will get his shot. Pero right now, whether you like it or not, mas maganda ang posisyon ni Tapales. Nakuha niya eh. Ganyan po kasimple ang usapan sa boxing. Sino ba may titulo? Oh, si Tapales. Siya lalaban. Oh, wala kang titulo. Doon ka muna sa side. Ba? You work your way on getting back a title. Ano? That's how the business of boxing works eh. Kaya importante na kahit paano may connection ka, hindi ba? Nauna si Tapales. Sino ba? Masasabi mo ba na gusto rin na Tapales makipag-unahan? Hindi. Na-trust ako into this position eh. Oh, swerte. Nandun siya at the right place at the right time. So for me, timing lang. Timing is everything, ano? Timing is everything. Casimiro had his chance, he blew it, he gets another chance. Hopefully, he'll make good this time. Avoid the blunders he made as WBO bantamweight champion. Sayang, siya dapat ang nauna. Guys, ganito ah. Hindi ko po alam kasi kung ano I don't know why fan. Actually, kanina ako pa nakikita attorney sa comments, ang dami nagsasabi na bitter daw si former 3 Division World Champion General Casimiro. Hindi ko po alam, hindi ko napanood, hindi ko narinig ang sinabi niya. Kung bakit naman siya magiging bitter dito, no? So, hindi ko po alam eh. Hindi ko po alam. Knowing General, the little I know for him, about him, hindi naman siguro bitter. Hindi, I don't see General being bitter. Oo, hindi ko po kasi alam eh. Baka may nakita sila kasi alam mo naman si General. Alam mo si General, attorney, mahilig mag-vlog. Siguro may nasabi siya na maybe, you know, na-misinterpret ng mga tao. Lang. But, hindi ko po alam yung sinabi niya. So, hindi ako makapag-comment comment. Hindi ako makapag-comment dyan. Sa ngayon po, ang importante dito ay, attorney, May 13, si General Casimiro ay lalaban kay Filipos ni Tumbawa. I'm not sure. Akala ko, ni Tumbay. Hindi pa naglalaban, ni Tumba na. I'm not sure if he's, I'm pronouncing the last name. Sorry po. But he has a scheduled fight, tama ka. He has a scheduled fight. I think right now, what's important is, supportahan natin yung laban ni Janrel sa May 13. Lahat ng Pilipino boxer. Supportahan po natin. Kasi guys, when you have a former world champion fighting here on local soil, attorney, that's a big deal. Kasi alam naman natin, medyo stale ang ating... local boxing scene. And Treasure Boxing Promotion is willing to put money here in the Philippines. Yes. And if we can all get together and make this event a success, who knows? Diba, who knows? Maybe there's gonna be a second one, a third one, or fourth one, or who knows? Diba? Hindi saka magandang venue, ha? Magandang venue. Bukada. Sa Grand Ballroom. Magandang venue. Who knows? Maybe maging down the line, magkaroon ng world title fight dito eh. So ngayon, we missed that. So ngayon, I think we just have to, whether you love the man or hate the man, I think we should all gather sa May 13 and show our support. Kasi bakit? It's for Philippine boxing eh. If Treasure Boxing Promotion is putting money in, you know, to put up an event here sa Pilipinas, and I think as fans, we have to do our part. No, tama. To make it a success and to make it successful, we have to be here. Kasi guys, pwedeng may kasunod ito eh. Pwedeng may kasunod ito. But if it's, you know, if hindi mag-succeed itong event nito, paano na? 'Di ba? Wala sa balutan. Hindi sila mag-aano, hindi sila magpo-promote ulit dito. Again, sinabi ko naman to, whether you plan to boo or you plan to cheer for the man, you know, just be there. Ang importante, be there. And you know, if you don't like General or you like him, just be there. Make sure that the fight will sell, the event will sell. Para that way, we have something to look forward to. Diba? Ayan. Now, regarding naman to sa attorney. Regarding naman to sa mga sinasabi na attorney na connection, na handlers, I think everything has been said naman eh sa part ko. Diba? Regarding doon sa camp ni General Casimiro. So ayoko nang
ayoko nang magbigay diin pa doon. Pero attorney, there's one thing that caught my attention. 'Di ba? Something caught my attention not too long ago. Okay? Hindi ko nababanggitin yung pangalan, but he is in, you know, part of the team, Casimero. Naalala mo, attorney, na si Carl James Martin, supposedly he was going to fight sa undercard ni General Casimero. Yeah, sayang ano, sayang. Sayang na sayang. I was looking forward to seeing this boy. Okay. So ito ang nangyari doon, attorney. May mga lumabas na balita, sabi, kumpirmado na. Kumpirmado, Carl James Martin lalaban sa undercard ni Janriel Casimero. So ako, having the connection to the network, and kilala naman natin tong team Martin, mababait naman, kaibigan natin yung mga yan, tinanong ko sa kanila. Sabi ko, kumpirmado na daw, sinong kalaban? Ano, pumirma na ba ng kontrata? So sinabihan ako nung team Martin na JM, hindi pa kumpirmado, there was a verbal offer to fight. Uh-huh. Okay? There was a verbal offer to fight and there's no opponent yet. So ako, nag-release din ako ng post, ng update na, okay, you know, the truth is, it's just a verbal offer. Diba? Verbal offer pa lang, how can you say na confirm? Walang kontrata. Walang kalaban. Diba? Paano naging confirm yun? Unless na hindi mo alam yung ibig sabihin ng salitang confirm. Anyway, a few days later, pumirma na ng kontrata si Janriel Casimero. Si Carl James Martin. Carl James, yes. Oo, pumirma na ng kontrata si Carl James Martin. So ako, nilabas ko ngayon. Signed and sealed. Okay, now he has signed to fight. May kontrata na, may kalaban na, June ikagawa. Now it's confirmed na pumirma na si Carl James Martin. Sus Mariosep, malas. Nakalain mo yung isang member ng team ni Casimero, alam mo ang sabi, ito may nag-forward lang sa akin na fan, ha? Kilala to, malamang nanonood ngayon yung fan na yon, 'di ba? Pinorward niya sa akin, aba, binabanatan ako sa ewan ko ko nung vlog yon sa chat na, akala ko ba, sabi ang term pa niya, JM Satsat. JM Satsat, akala ko ba, fake news, ganyan. Sus ko po. Ang sinasabi kong hindi totoo ay kumpirmado na. 'Di ba? Ano ang tinutumbo ko dito, Attorney Ed? 'Di ba? Kung sa pagbasa lang ng balita, 'di ba? Hindi mo pa ma-comprehend. Hindi pa abot ng utak mo, nagbabasa ka lang ng balita. 'Di ba? How do you represent Janriel Casimero to his best interest? You tell me. 'Di ba? Kaya pala, nagpunta ng UK, hindi alam na bawal ang SONA. Nag-vlog pa. Kaya pala hindi alam. Di ba? Ngayon, nagbabasa ka lang ng balita, abay, hindi mo pa maintindihan? Paano na pag nagbasa ka na ng kontrata? Paano na kapag nag-negotiate ka na ng laban nitong taong ito? Sus ko po. Akala ko pa naman, ito sana ang utak ng team na iyon. Nakakalungkot, attorney, no? Nakakalungkot. Kung yung mga ganitong kasimpleng bagay ay hindi abot ng utak ng supposedly key members ng team na ito, 'di ba? Sinabi ko naman to, kawawa naman yung boksingero. Reading comprehension lang, bagsak ka pa. Paano na kung nagbasa ka ng kontrata? I mean, again, hindi po ito atake kay General Casimero. Ako po ay naawa dun sa boxer. Awang-awa po ako dun sa boxer. Na yung mga nasa paligid niya, magbabasa lang ng balita, hindi pa makaintindi. Marunong naman siguro mag-English yun. Kasi attorney, English yung pinos ko, tsaka story ako. Tsaka hindi pa sila nagtataka, attorney, kung hindi ko alam yung nangyayari. Ito, share ko lang sa inyo guys, ha. Kung hindi ko alam yung nangyayari, hindi ba kayo nagtataka? Yung istorya na sinulat ko, shinare ni Carl James Martin sa Facebook niya, yung unang storya na meron na siyang verbal offer. Diba? Second update, na una pang lumabas sa GMA, na pumirma na siya bago niya pinost sa Facebook niya. And after niya, pinost sa Facebook niya, exactly 5 minutes later, nagpost din ako sa Facebook ko. Why? Kasi po coordinated kami. I was in touch with Carl James Martin the whole time. Alam ko po yung nangyanyari. Pero ang dating dito sa taong ito, fake news, oh my God. I mean, attorney, how,
How bad is that? Oh my God, hindi niya makomprehendo. Hindi niya makomprehendo na ang sinasabi ko lang ay hindi pa confirmed. Walang kalaban, walang kontrata. Paano naging confirmed? Anyway, oh my God. Ayun lang po yung akin. Diba? How do you even represent the man? If you don't even have, you know, reading comprehension to read a news article. You tell me, how do you negotiate? How do you look after his best interest? Kung yung ganung bagay lang, eh, hindi naabot ng utak mo. Kawawa, yung General Casimiro, talented, napakadaling na boksingero. And sa ngayon, ayoko nang bigyan ng iisipin yung tao eh. Nagkaharap po kami ng magkapatid. Again, my business is with General and Jason. Sinabi ko po sa kanila, you have my support, ipopromote natin ito. Kailangan ito ng Philippine boxing eh. Let's all promote. Tama ka. Let's all promote the fight. Kailangan nating suportahan ito kasi kailangan natin masundan ito. Yes, diba? Yes. Pero nakakalungkot lang na yung ibang, again, hindi ko napapangalanan, mambabastos pa ng apelido, sasabihin, JN Satsat daw, di ba? Na parabang hindi na nga naabot ng utak niya, bagsak na nga yung reading comprehension niya, siya pa yung may ganang mang insulto. Nakakaawa po, nakakaawa. And sana po maging maganda ang hinaharap ni General Casimiro. Kung hindi niya papalitan itong mga to, sana naman tubuan ng konting lawak ng isip itong mga nasa paligid niya. Kasi wala eh. Yun lang eh. Nagbasa lang ng article, attorney, bagsak pa. Attorney, yung mga fans ha, yung mga fans, naintindihan. Pero isang member ng team niya, hindi maintindihan. O, di ba? Siyempre kami, pinagtatawanan na lang namin siya eh, kasi, di ba? Anyway, kawawa po yung boksingero. Kaya sana, I wish him all the best. Ito, sineshare ko lang po kasi, ang dami ring fake news. Ano? My God. I mean, ayoko na sanang himay-himayin pa. Kasi alam mo yun, hindi na nga po ako gumagamit ng mga malalalim na English para it's easy to read, easy to understand. And yet, meron pa rin mga tao na hindi kaya yung intindihin, na hindi abot ng utak nila yon. So, nakakalungkot. Either way, May 13, guys, supportahan po natin si General Casimiro, okay? Sorry, attorney, ah. Kailangan natin yun. Okay. Sabi ni Suntok Pilipinas, possible po ba na wag muna lumaban ng undisputed fight si Champ Marlon Tapales? Mukhang mas maganda i-depensa muna ang mga titles. I think he's referring to the WBA and IBF world titles. Salamat po, Sir James and Attorney Ed. Well, unang-una, mandatory challenger kasi itong si Tapales nung nanalo eh. So, hindi naman siya optional challenger. Kumbaga, mandatory ako. So, maaaring hindi naman siya madaliin to defend yung kanyang mga titulo. So, if there is no immediate obligation, again, para sa akin, why bother to defend when you are one fight away from getting all four? Hindi ba? You have to understand marketing din. Strategy kailangan dito. So, hindi kailangan niyang i-depensa kaagad dahil unang-una siya na may mandatory challenger nung naging kampiyon. Hindi naman ako optional defense. Ano? So, kahit papano, at lahat yan, nakaplansya na yun eh. Alam mo, tingin ko dyan, nag-usap-usap na yung mga organization. Ito talaga ang timeline. Magkakaroon ng unification ang apat na titulo. So, nakapwesto na siya. No need to defend. Siguro, maganda dyan, makakuha niya yung apat na titulo and then he can defend by rotation. Kung sino yung naka-next in line. Then you can get all the money sapagkat pag hawak mo na yung apat, kumpara sa dalawa lang, mas malaking bayad na makukuha mo. Ano? Sige, i-depensa ko lahat yan. Lahat ng mandatory, kung sino yan sa apat na organization, haharapin ko, mas malaking bayad sa'yo. Because you are the man. You are the only man. So, mas maganda ang ganung klaseng sitwasyon. Kung hindi naman siya pe-pressure rin, and I don't think he will be pressured to defend immediately because everybody wants to see an undisputed champion at 122. Yes. Okay.
if somehow, some way, yung undisputed matchup between the winner of Stephen Fulton and Naoya Inoue is not made for some reason, again, one way or another, yun lang. Ano pa bang gagawin ni Marlon Tapales? Natural, depends on yung mga titulo niya. Di ba? Yes. Champion ka na, it doesn't make any sense to not defend your titles. You know, you're a fighter, you make a living by taking fights. Yeah. Di ba? So, you know, you take fights and you get paid. Pero I think the priority right now, agree ako kay Atty. Ed Tolentino, na dapat ang priority is getting the undisputed fight. There's just no other way around it. And if the and if that fight doesn't come to fruition, then that's only, the only time. Yes, only then. Look for opponents na pwedeng talabanin ni Marlon Tapales. Okay? Klarado. Last question of the night. Atty., ito, laging laging favorite question sa atin ito, Atty. Ayun. Okay. Masasabi niyo ba ngayon na si Marlon Tapales na ang face ng Philippine boxing dahil sa performance niya sa laban na ito? Ah, hindi pa po. Hindi pa po. Okay? Ah, sa totoo lang, naghahanap pa rin tayo ng bagong mukha sa boxing. Pero mas gusto ko ang sitwasyon na maraming candidate for the next phase of Philippine box. Mas gusto ko yung ganung sitwasyon kaysa wala tayong makitang candidate for the next phase of boxing. So, mas maraming choices para sa akin, mas healthier ang Philippine boxing. But right now, hindi pa po. Sapagkat marami pang ikangay pagdadaanan. At ang gusto ko lang dito kay Tapales, sabi ko nga, ay nakita ko yung dedication ng tao. Niredeem niya ang kanyang sarili doon sa nangyaring disaster nung si WBO Bantamweight Champion. Imagine losing your belt on the weighing scale. Hindi ba? Numatalo siya kay Iwasa, akala natin tapos na ang kanyang career. Yes. He became inactive, a lot of weight issues, but he rededicated himself. So magandang imahe niyan, yung kanyang dedication, yung kanyang passion na ibalik niya. So isa sa mga candidates sa next phase of Philippine boxing. Lahat sila, marami. Naghahanap tayo mas maraming kandidato, mas maganda po para sa Philippine boxing. But right now, he is one of our two reigning world champions and definitely we're happy for Marlon Tapales. Yes, yes. Alam niyo guys, I've said this before and I say it again. Being the face of a certain sport in whatever country, it doesn't happen overnight. Okay? Yes, it's not self-proclaimed. You know, when you become a face of a certain sport, it is a collective. It's a collective. You know, andyan na nagsasabi sa yung media, andyan yung industry na nagsasabi sa yo, and boxing industry na magsasabi sa yo. And you know, usually you're in the news, you know, very often. Marami pong factors yan eh. You know, again, it doesn't happen overnight. I like Marlon Tapales. I'm very impressed with how he performed kanina against Murodjon Akhmadaliev. But to say that he is now the face of Philippine boxing, hindi pa po. Yung mga ganyang bagay, mga kaibigan, hindi po natin pwedeng madaliin yan. Yes. You know, when you crown someone as the face of boxing, MMA, you know, it takes time. It takes building, you know. Agree. So as much as we like Marlon Tapales, we can say that he's the face of Philippine boxing right now. Again, Manny Pacquiao, di ba? It took years, di ba? Yes. Hindi naman overnight na naging face of Philippine boxing siya. The likes of Edward Folayang, the face of Philippine MMA, di ba? Globally, ano yan, globally touted, dahil hindi po yan nakukuha sa self-proclamation, ha? Yes, you know, you proclaim yourself as this or that, eh, di ba? Medyo mahirap yon. Again, it's a collective po. So, the case of Edward Folayang, marami rin pong taon na ginugol kung bakit siya ang naging anointed face of Philippine mixed martial arts. So, Correct. Again, it doesn't happen overnight like Marlon Tapales, but he's not that yet. Sa ngayon po, ang titulo na yon, bakante pa po. Bakante pa po talaga. Talagang marami pong aplikante dyan. And whoever gets that title next, then, you know, we'll be happy for them. Susuportahan natin, okay? Tama. Time check, it's 9:28 p.m. Atty., minsan lang tayo magkwentuhan ulit. Ha? Napasarap. And medyo nag-extend tayo ngayong gabi. Atty. Ed, any parting words, Atty.? Well, always a pleasure talking to you, JM, at sa ating kapwa mga boxing fans. Alam ko, masaya po tayo lahat. Ay sa araw ng muling pagkabuhay, aba, hindi lang Happy Easter, bagong world champion ng ating winelcome. Legit, ha? Legit world champion, unified champion pa.
in the person of Marlon Tapales. A dream come true para kay Nightmare Tapales, sabi nga natin. So, congratulations Marlon Tapales, at sana nga tumuloy pa ang swerte sa Philippine boxing. Sana hindi lang ito yung maging panalo. Yes, sana ikaw maging unified champion sa 122-pound division. Mabigat na pangarap, pero nothing is impossible as long as you remain dedicated sa iyong sport. Nakita mo na yan, ituloy-tuloy mo na. Congratulations. Yes, and again, we are very happy for Marlon Tapales. As for me, I was impressed with how we performed. Again, sinabi natin, you know, people cannot sleep on Marlon. Attorney, because of my, ang dami rin pumusta kay, ewan ko kung may magbibigay sana ng balato. Kasi ako guys, hindi ako nagsusugal. Pero maraming tumama dahil sa mga naging analysis natin. Dahil they felt everybody like happy. It was worth the bet. So maraming nanalo kay Marlon Tapales. We're very happy for him. Again, the scorecard, 115-113, no complaints. I complain about the 118-110 scorecard. I don't know what fight that judge was watching. What the hell? To hell with that. It doesn't matter anymore. What's important is meron tayo ngayong unified super bantamweight world champion. And of course, sinabi natin kanina guys, alam ko araw ito ngayon ni Marlon Tapales, but since kanina, binabanggit kanina sa chat, General Casimiro. Guys, again, May 13, Okada, Manila, be there, supportahan natin ang event na to. It doesn't matter if you like, if you dislike or dislike General Casimiro, be there, cheer for him, boo for him by all means, but be there for the sake of Philippine boxing. And again, sabi ko nga po kanina, you know, pag ito ay naging successful ang event na ito, aba, who knows, 'di ba? Yeah. Down the line, maybe lang ha, mag-promote ng world championship fight dito ang Treasure Boxing promotion, 'di ba? Mm. So, you know, it's important that we support this event, and sana mag-succeed sila. You know, for all we know, Atty, this could be the much needed reset. This could be the revival of the local boxing scene in the Philippines. Sana. Because right now, I mean, we have other promotions. Kahit nga libre ticket, Atty, hirap pa magpuno ng venue. Hirap, but we have a chance, guys. On May 13, we have a chance to breathe life dito sa Philippine boxing scene natin. And if we do that, collectively, then something good might come out of this. Okay? Time check, 9:31 p.m. Again, my name is JMC Asat. Kasama ko po si Atty. Ed Tolentino. Laging nagpapaalala. Walang personalan. Buntalan lang. Maraming salamat po sa inyo. Good night. Tape black, pick my gloves up off the mat. Fighting's all I ever had. Wasn't born with tons of gifts. Had to work hard as a kid. Know that everything I did was to catch the other kids. Slowly built that self-esteem. Turned myself to a machine. I'd compete so I'd be seen. I would lose and I'd succeed. But you'd never see me quit. I'd always get after it. Knew I had a different gift. I'd outwork any other kid. Deep within our souls, we can feel there's something empty. We need something more. I feel destiny. She tempts me, tells me there's two paths. They both have a different ending. Choose wise and you'll find that pain leads to ascending. Till I'm dead and buried deep within a cemetery, I will fight, never weary. I wanna be legendary. Till I'm dead and buried deep within a cemetery, I will fight, never weary. I wanna be legendary. Last place, that's all right.
work at a fast pace. I'm a steady horse creeping up straight passing. And once I pass you, no one's getting past me. I see people hit walls and they stop there. I don't get that mind, man, it sounds scary. Good things take time, better prepare. Cause anything great takes pain, it's a fair. Take it from me cause I got to this place where no one can tell me to do anything. I call my own shots, I call my own place. I enjoy my life almost every day. And I could teach you if you listen to me. You follow some rules, don't need gifts to be paid. Persistence is better than brains any day. Just listen to me and I'll show you the way. In our souls, we can feel there's something empty. We need something more. I feel destiny, she tempts me. Tells me there's two paths, they both have a different ending. Choose wise and you'll find that pain leads to ascending. Till I'm dead and buried deep within a cemetery, I will fight, never weary, I wanna be legendary. Till I'm dead and buried deep within a cemetery, I will fight, never weary, I wanna be legendary.